Ang bayani sa paaralan. 2181-90. Guta or Greg? You're good? I'll take your word for it. Boss. Napakatahimik na sigaw ni Xander. Mas malakas. Boss. Matapos marinig ang tawag ni Xander sa boss, hindi na siya nilinggan ni Lance. Sabi ni Lance, excuse me, may library ba o ganyan dito? Of course I have, but what do you want? Sabi ng magandang squad leader na iyon. Sinabi ni Lance, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol dito, gusto kong tingnan. Ngumuso si Xander, gusto mo bang magsaliksik? May mali ba? Hindi naman sa kinukutsa kita, imposibleng matuto ng immortal pill sa itaas ng 4th level nang walang multa at paulit-ulit na paliwanag ng tutor. Matututo man ako o hindi sa sarili ko, negosyo ko yan, sinong maghahatid sa akin sa library? Sabi ng magandang class president na iyon, ihahatid kita doon. Salamat. Bahala ka, sumama ka sa akin. Sinundan ni Lance ang magandang pinuno ng klase. Pagkaalis ni Lance, ang Xander na iyon ay abala sa pagsasabing, lahat, hanapin nating lahat ang ating mentor, ang bagong dating na iyon ay isang rogue lang, hanapin natin ang ating mentor at tanggalin siya. Sige, hanapin natin si Mentor Greg. With that, isang grupo ng mga estudyante, dumiretso sa opisina ni Mentor Greg. What are you guys doing? Nakita ng tutor ni Greg ang napakaraming estudyante na lumalapit sa kanya at abala sa pagtatanong, sa sandaling iyon ay binibigyang marka ng guro ni Greg ang mga papel at katatapos lang magpalit ng mga ito. Greg Sensei, may IR report kami sa'yo. Ano yon? Tungkol sa isang lalaki na tinawag ang kanyang sarili na hari sa klase 4-2, at gayon din, 7 tao ang kanyang binugbog ng husto sa aming klase kaya hindi sila makatayo. Pagkasabi noon, tinulungan ng ilang estudyante ang mga binugbog. Ni Lance up. What? How dare you be so rude in my class? Galit na galit si Instructor Greg at umungal, wala akong pakialam kung sino man ang taong ito, ayoko rin malaman ang pangalan niya, kailangan ko siyang paalisin, kayo. Sabihin mo sa kanya na hindi siya papasok bukas. Tuwang-tuwa si Xander at ang iba pa, abala sila sa pagsasabing, napakatalino ni Teacher Greg, tiyak na ipaparating namin ito sa kanya. Haha, aalis na rin sa wakas ang hamak na ito. Sabi ni Teacher Greg, sige, napagdesisyonan na ang bagay na ito, huwag mo na akong guluhin pa. Okay, palam guro. Pagkalipas ng ilang segundo, biglang sinabi ni Teacher Greg, siya nga pala, kumuha kayo ng isang taong nagngangalang Lance para sa akin. Lance. Sino si Lance? Wala pang nakakaalam kung ano ang pangalan niya, dahil hindi pa nagpapakilala si Lance. Ano, wala ba tayong taong ito sa klase natin? Kung gayon bakit ang sabi sa test paper niya ay Lance? Sabi ng isa sa mga estudyante, maaaring alin ang kakadating lang ngayon. Gustong tumawa ni Mentor Greg, siya dapat iyon, ha, kunin mo siya para sa akin, gusto ko siyang yayain sa tsaa. Og! Nagulat si Xander at ang iba pa doon. Ano? Ano pang hinihintay mo, pumunta ka na at tawagan mo yung bagong dating na yan. Nagtanong ang isa sa mga estudyante, Mr. Greg, bakit mo siya pinatawag dito at inanyayahan siyang uminom ng tsa? Haha, itong batang ito, mali talaga ang paghusga ko sa kanya, akala ko natulog siya sa exam kasi hindi niya kaya, pero hindi ko ine-expect na tapos na pala siya. Buti na lang, nakascore pa siya ng perfect score, hahaha, I've been teaching for so many years, but I never seen a theory that can score a perfect score. This person must be a very powerful immortal pill master in the future, teacher, I want to be friends with him in advance. Pumunta ka dali, tawagan mo siya dito. Ito. Sige po. Greg Sensei, para sabihin sa iyo ang totoo, ang iniulat namin sa iyo, ang nanakit sa kapwa estudyante at napatalsik sa klase mo, ay ang bago. Ano? Nagulat si Greg Sensei, ito. Ano ang dapat gawin? Nagtanong si Xander, Teacher Greg, sa tingin ko, ang ganitong uri ng tao na may problemang karakter, kahit na siya ay outstanding, hindi siya maaaring manatili sa Immortal Academy ah, sana ay magdadalawang isip si Teacher Greg. Ngumiti si Teacher Greg at sinabing, hindi mo na kailangang isipin, hindi ko patalsikan si Lance.
Greg Sensei, ikaw lang nagsabi niyan. Walang kwenta ang sinabi ko, binibilang lang ang sinasabi ko ngayon, ano bang masama kung makatama si Lance sa isang tao, dapat dahil bad mood siya, kung maganda ang mood niya, siguradong hindi may nataman, kaya hindi niya kasalanan kung sino ang nataman ni Lance, ang mood niya ang dapat sisihin. Teacher Greg, ikaw. Si Xander at ang isang grupo ng iba pang mga estudyante ay mga hanggal, gaano lakas ang loob ni Teacher Greg na magsabi ng isang bagay na napakampiling kay Lance, na hindi niya kasalanan na sinaktan siya, ang kasalanan ay ang kanyang masamang kalooban. Sige, pwede na kayong umalis. Si Xander at ang iba ay malungkot na umalis, si Xander ay nagmura sa kanyang puso, ang isang perpektong marka sa pagsusulit ay kamanghamangha. Sa sandaling ito, si Lance at ang magandang klase ay papunta sa library. Ano ang pangalan mo? Tanong ng magandang squad leader kay Lance. Lance, ikaw naman. Mga ulap. Oh, Cloud, paano ka naging class president? Kasi nasa klase ako, ang may pinakamataas na score sa bawat pagsusulit, ang alchemy practice ay ang pinakamataas na level din. Ngumiti si Lance, mula ngayon, lahat ito ay bahagi ng iyong nakaraang kasaysayan, kasama ako dito, una ay insulated mula sa iyo mula ngayon. Emph, masyado kang baliw, nanalo ka lang kay Xander. Hindi kumbinsido si Yelena. Sabi ni Lance, manalo lang. Maaari ka bang gumawa ng recipe para sa Transfiguration Pill kung iyon na mas mabisa kaysa sa akin? Nangangahulugan lang iyon na napaka-perceptive mo sa Transfiguration Pills, hindi ibig sabihin na madali para sa iyo na pinuhin ang lahat ng ito. Tsaka, may iba pang aspeto. Sige, hindi ako magsasawang pag-usapan ito sa iyo. Mabilis kaming nakarating sa library. Ang magandang pinuno ng squad ay nagsabi, walang maraming mga libro dito, ngunit lahat sila ay mahalaga, lahat ay ipinasa mula sa Heavenly Realm, na may maraming mga master's notes at iba pa. Gayunpaman, ang mga tala ay isang bagay na mahirap maunawaan kung ikaw mismo ay hindi ang tao, at natatakot ako na hindi sapat kung nais mong itaas ang iyong antas ng siyantiyan sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng mga libro, kailangan mo pa rin maging praktikal at gawin ito ng hakbang-hakbang. Ang aming guro sa Greg, na nagpapaliwanag ng detalyado araw-araw, ay ang pinakakapakipakinabang. Sinabi ni Lance, salamat sa paghatid sa akin sa library, well, nakabook na ako, abala ka sa iyong trabaho. Don't know a good heart. Natapos ang magandang squad leader sa paghom at naglakad palayo. Agad na binuklat ni Lance ang mga libro sa library. Pumitik at bumaligtad si Lance at biglang nakakita ng isang libro na talagang nagparamdam sa kanya. Ang aklat na iyon ay tinawag na, Zuan Dao Jun's Immortal Pill Companion Book. Ang unang pangungusap sa simula ay, ako si Zuan Dao Jun, isang disipulo ng kataas-taasang Panginoon Laozi, isang 18 disipulo ng kataas-taasang Panginoong Laozi. Isang malaking karangalan para sa akin na matulungan ang aking mga inapo. Bagamat hindi alam ni Lance kung sino ang Zuan Dao Monarch, lalo pa kung sino ang Supreme Old Lord, nadama ni Lance na dapat itong isang taong napakahusay. Bukod dito, ang kasamang aklat na ito ni Zuan Dao Jun ay may pinakamataas na naitalang antas ng Immortal Pill na umabot sa 7th antas. Ito rin ang may pinakamataas na record sa koleksyong ito, at karamihan sa iba pang mga libro ay walang mas mataas na record sa bandang 6th na antas. 2,182. Kaya, agad na pinili ni Lance ang aklat na ito bilang kanyang layunin sa pag-aaral sa sarili. Katulad ng dati, ginamit ni Lance ang mga tala ni Master Green King bilang kanyang self-study object. Noong nabasa ni Lance ang mga tala ng Green King noon, napag-aralan na ni Lance ang isang paraan ng ganap na pagpapalit ng kanyang sarili dito, na para bang ito ay sarili niyang mga tala, tulad ng isang alaala, upang mabilis niyang matutunan ang antas ng Immortal Pill dito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagpapalit ay hindi magiging posible nang walang isang tunay na mahusay na henyo. Dumating at umalis ang Tagsibol at Taglagas, at si Lance mismo ay hindi alam kung gaano na ito katagal. Nang muling imulat ni Lance ang kanyang mga mata, mayroon na siyang patong ng alikabok sa kanya. Huminga ng malalim si Lance. Natapos ko nang basahin ang lahat ng kasamang journal ni Zuan Dao Jun. Sa palagay ko ay nasa 7th antas na ako ng antas ng Zuan Dan Fu.
Bamantong hininga si Lance at tumayo. Nanginig ang katawan ni Lance, at nawala ang alikabok sa kanyang katawan. Lumabas si Lance sa library, hindi alam kung anong taon ngayong gabi. Bumalik si Lance sa nakaraang klase ng 4-2, at ang klase ng 4-2 ay nasa klase din sa ngayon. Gayunpaman, nalaman ni Lance na wala ng mga kakilala dito, at syempre, ang guro sa klase ay guro pa rin ng Greg na iyon, ngunit ang mga estudyante ay hindi nakatulad ng dati. Nang makita ni Teacher Greg si Lance, bahagya siyang umiti, nakalabas ka na ng gate. Si Lance ay abala sa pagtatanong, Teacher Greg, bakit nagbago ang lahat ng estudyante sa klase 4-2? Napangiti si Teacher Greg, Lance, isa ka talaga sa mga pinaka-espesyal na estudyante na naranasan ko, pero syempre, kalahati lang ng lectures ko ang pinanggan mo, kaya hindi mo ako eksaktong estudyante. By the way, ito ang iyong test paper mula noon, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, oras na para ipadala ito sa iyo. Pagkatapos sabihin niyon, ikinaway ni Teacher Greg ang kanyang kamay at isang papel ang lumipad patungo kay Lance. Kinuha ito ni Lance sa kanyang kamay at hinawakan ito sa kanyang kamay, at sa tuktok ng papel ay nakasulat, 100 puntos. Ang test paper na ito ay eksaktong kinuha ni Lance noong araw na una siyang pumasok sa klase na ito. Salamat, Mr. Greg. Ngumiti si Lance, itong test paper, mukhang medyo dilaw, na nagpapahiwatig na, ang test paper na ito ay hindi umiral sa maikling panahon. Tanong ni Lance, tanungin ko ba si Greg Sensei, nasaan ang mga estudyante mula sa klaseng ito sa unang lugar? Gaya ng, ang magandang presidente ng klase, si Cloud, at ang Yingxing River at lahat ng iyon. Sinabi ni G. Greg, hindi mo alam kung ilang taon ka na sa library. Hindi ko talaga alam. Hinangaan ni G. Greg, iyan ay kahanga-hanga. Nangangahulugan ito na ikaw ay lubusang nalubog dito, ito ang pinakamataas na antas ng pagbabasa. Oh, salamat, at sana ipaalam ko sa iyo. Sinabi ni Greg Sensei, nasa library ka, sa loob ng 1,000,000 taon. Ano? Nagulat si Lance, 1,000,000 taon. Hay nako, nanlamig ang cauliflower na ito. Yes, it's been a whole million years. And the students who were in the same class as you have long since risen to a higher class. For example, that Cloud, she's currently in class 51, and she's also the one who was the pinakamakapangyarihan sa klase na iyon, na umangat sa pinakamataas sa kasalukuyan, ang iba sa kanila, karamihan sa pagitan ng class 4-5 at 4-8. Oh, kaya... Ang tinatawag na Class 4-5 ay ang klase na may ikalimang antas ng kalidad ng 1-4 na antas ng Immortal Master, at ang klase na 4-8 ay magkatulad. Class 51, pati na rin. Sa madaling salita, ang ulap na iyon, sa loob ng 100 taon, ay mula sa pagiging 1-4 na baitang, pangalawang layer na kalidad na Immortal Dane tungo sa 1-5 baitang, unang layer na kalidad na Immortal Dane. Nagtanong si Teacher Greg, Lance, iniisip ko kung ano ang napala mo sa pag-google ng 1,000,000 taon sa silid aklatan. Ngumiti si Lance, maganda ang ani, sa palagay ko ay itinuturing na akong 7th baitang Immortal Pill Master. What? 7th rank? Thirst. Sandaling bulalas ni Teacher Greg. Mamangha sa ano? Ngumiti si Teacher Greg, sabihin ang totoo, ang matandang lalaki ay isa ring 7th baitang Immortal Pill Master. Uye? So 7th level din si Teacher, I wonder what level of 7th level Teacher? 7 antas at 0 na antas, ano ang tungkol sa iyo? Dapat mayroon akong 7 antas at 3 tier. Wow! Lance, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng nakatatanda. Natarante si Teacher Greg at tumayo upang magbigay galang. Guru, huwag kang magkakamali, tatamaan ako ng Diyos ng kulog. Hahaha, Lance, ang dai ang aking guro, nalampasan mo na ako sa kaharian ng Immortal Pill, at ikaw ay aking senior. Halika, hayaan mong ipakilala kita para sa aking kasalukuyang estudyante. Hinailan ni Teacher Greg si Lance papunta sa ang klase. Tumayo si Lance sa podium habang ang isang grupo ng mga estudyante sa ibaba ay tumingin kay Lance.
Sinabi ni Teacher Greg sa klase, lahat, 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ang senior na ito ay nakaupo sa huling hanay ng silid-aralan na ito, at 1,000,000 taon na ang lumipas, siya ay nasa 7th, 3rd na Immortal Master. Wow! Hinahangaan ng buong klase si Lance. Sinabi ni Teacher Greg, itong senior, ang pangalan niya ay Lance, 1,000,000 taon na ang nakalilipas, pumasok siya sa Immortal Academy sa unang pagkakataon, una siyang pumasok sa class 4-2 ko, nakinig lang siya sa kalahati ng klase ko at pagkatapos isang test paper, pagkatapos nito, pumasok siya sa silid-aklatan at pinag-aralan ang kasamang mga tala ng Zuan Dao Monarch sa kanyang sarili, hindi siya nakalabas hanggang ngayon, ngunit siya ay isang henyo, nagawa niya maging 17th ng Immortal Pill Master kahit mag-isa siyang nag-aral ng buo. Makikita mo ang talento. Papa! Nagpalakpakan ng buong klase. Sinabi ni Teacher Greg, Senior Lance, bigyan ang mga junior na ito ng ilang salita. Nag-aatubili ang hitsura ni Lance, sa katunayan ay medyo nababalisa si Lance nang malaman niyang 1,000,000 taon na ang lumipas. Nangangahulugan ito na nasa Academy of Immortality siya ng halos 1,000,000 taon, at hindi niya alam. Kung ano ang kalagayan ng kanyang mga miyembro ng pamilya sa kontinente ng yaman ng Upper Fellows. Sinabi ni Lance, pagkatapos ay hayaan mo akong magsabi ng ilang salita, lahat ay pumunta sa Immortal Academy upang matuto ng Immortal Pill, at ang pangunahing bagay na matutunan ang Immortal Pill ay isang salita, maging matatag. Mata ay hindi masyadong limitado, ang tinatawag na puso ay kasing laki ng entablado, kung ang entablado sa loob mo ay maliit, paano ka magiging isang makapangyarihang Immortal Pill Master? Pang-apat, sipag, pagsusumikap, tiyaga. Sige, akin na. Karanasan, sana lahat kayo ay maging isang henerasyon ng mga master ni Xian Dan sa lalong madaling panahon. Salamat, Senior Lance. Sumaludo ang lahat ng estudyante. Sige, aalis muna ako. Sa sandaling umalis si Lance, hinabol siya ni Teacher Greg at sinabing, Senior Lance, paano kung maupo sa aking opisina? Mabuti, naisip ni Lance, ang unang pagkakataon ni Lance na maging 17th Immortal Master, natanungin siya ng isang bagay. Mabuti. Pagdating sa opisina ni Greg, ngumiti si Tutor Greg, Senior Lance, talagang hinahangaan kita, naging 17th Immortal Pill Master sa murang edad. Haha, rank 7 ka rin. Iba naman, old bow na ako, walang possibility na umasenso. Samantalang ikaw, malaki pa rin ang prospects mo in the future, kahit na patuloy kang magde-develop, hindi imposibleng maglakbay ka sa Heaven Realm sa kinabukasan. Papunta sa Heaven Realm, ha, hindi ka nag-iisip ng ganun kalayo. Sa talento mo, siguradong hindi malayo. 2,183. Haha, may restriction ba ang pagpunta sa langit? Of course it's paradise, akala mo kahit sino pwede sa paraiso. Tama na. Senior Lance, sa kasalukuyan mong antas ng Immortal Pill, maaari mo nang isara ang paaralan, ano ang susunod mong plano? Pagsasara. Oo, normal na mga mag-aaral, ang Academy of Immortality ay makakatulong lamang sa iyo na maabot ang 6th-7th, at higit pa sa 7th, ang Earth Immortal World ay natatakot na mahirap makahanap ng mga pagkakataon, at nakilala mo na ang mga kondisyon para isara ang paaralan. Nako, pero ayaw ko pang isara ang paaralan. Sabi ni Lance sa kanyang puso, hindi pa nagsisimula ang kanyang malaking plano sa paggawa ng pera, at hindi niya inaasahan na ang paglalakbay sa Immortal Academy ay maging isang kaaya-ayang sorpresa dahil mabilis siyang magiging 17th Immortal Master. Susunod, kailangan pang bumalik ni Lance sa Air-Tearing Department, sanayin ang Sun and Moon Divine Sword at ang Shire Divine Blade sa hindi bababa sa 100 level, at pagkatapos ay kumita ng malaking halaga ng Immortal Coins, pagkatapos lamang na kumita siya ng malaking halaga of Immortal Coins oras na ba para makapagtapos siya sa Immortal Academy. Tumawa si Teacher Greg, ayaw mong isara ang paaralan. Gusto mo bang maging guro? Ideya iyon. Ang pagiging mentor, ha? Hindi naisip ni Lance, hindi niya sasayangin ang kanyang oras sa pagtuturo sa iba. Sabi ni Lance, nga pala, ano ang pakinabang ng pagiging mentor? Siyempre meron,
100 sentimo ang makukuha mo sa loob ng 10,000 taon. Wow! Hindi naman masama. Do you think it's such a good job? Kahit sino pwede pero mag-appoint ah. Pumasok ako sa Academy of Immortals noon, yun ay matapos lang malagpasan ang 5 hadlang. Tanong ni Lance, Teacher Greg, hayaan mo akong magtanong sa iyo, may pamilya ka ba? O pamilya? Hindi, eksakto. Dati, ngunit pagkatapos, ang pamilya ay hamina, at unti-unti, walang ina po upang maging isang immortal, at sa lalong madaling panahon ay walang pamilya, at ngayon ito ay nag-iisa. Medyo nalungkot si Lance. Greg Sensei, isang tanong, ano ang silbi ng isang siyantiya na gumagawa ng napakaraming immortal na barya? Halimbawa, ikaw, sa loob ng maraming taon, tiyak na marami kang naipon na immortal na barya, sa palagay ko ay wala kang malaking pangangailangan. Para sa mga immortal na barya kung hindi mo linangin. Siyempre, kung ako ay magiging isang guru din dito, ang iyong kasalukuyan ay magiging aking kinabukasan. Sa katunayan, sinusubukan lang ni Lance na malaman kung ilang immortal na barya ang naipon ng matandang ito ngayon. Siyempre, hindi sinusubukan ni Lance na gumawa ng trabaho, curious lang. Bumantong hininga si Teacher Greg at sinabing, Senior Lance, sinabi mo talaga sa puso ko, mahigit 300,000 taon na akong nagtuturo sa Academy of Immortals. Wow! Bulas ni Lance. Bagamat ako mismo ay madalas na gumamit ng mga immortal na barya para makabili ng ilang mga materyales, ngunit gayon paman, marami pa rin ang natitira, wala akong pamilya, hindi ko kayang gastusin ang aking sarili, kaya't maiipon ko lamang ito, hanggang ngayon. Ako ay itinuturing na isang milyonaryo. Wow! Hindi ba iyon ang nagmamay-ari ng 1,000,000 immortal na barya? Nagulat si Lance, hindi ko inaasahan na ang isang matandang lalaki ay magiging isang invisible na milyonaryo ah. Oh! Medyo mapait na ngumiti si Teacher Greg. Sinabi ni Lance, Teacher Greg, nagmamay-ari ka ng napakaraming immortal na barya, hindi ka ba natatakot na manakawan? This is the Academy of Immortality, who dares to rob me? Kahit na talaga ako ay ninakawan, basta magsampa ako ng reklamo, matutulungan ako ng dean na maibalik ito, dahil ang Immortal Academy ay ang personal na walang kamatayang tirahan ng dean. And the dean can tell who robbed it with a random immortal thought. Siyempre, kung nasa labas, mahirap sabihin. Oh! Lance, gusto mo bang maging tutor? Maaari akong maging recommender mo kung gusto mo. Hindi, hindi ko talaga gustong gugulin ang oras ko dyan. Kung gayon, wala ka nang matututunan na mas malalim sa departamento ng siyantiyan, kaya kung hindi ka magiging guro at manatili dito. Si Lee ay nag-aaksaya din ng oras. Ngumiti si Lance, Teacher Greg, hindi mo pa ako gaanong kilala, at sa nangyayari, may sekreto akong gustong sabihin sa iyo, at sana hindi mo sasabihin kahit kanino. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sasabihin. Actually, noong original na pumasok ako sa Academy of Immortality, hindi ako tinanggap ng Department of Immortality, isa akong estudyante na tinanggap ng Department of Air Tier. Ah! Hindi lang ako talentado sa Immortal Peel, napakatalino ko rin sa spells, air tearing, at kahit na, medyo mas malakas kaysa sa Immortal Peel. 1,000,000 taon na ang nakalipas, medyo napagod ako sa pagsasanay ng air tearing, kaya pumunta ako sa Immortal Peel para sa isang spin, at bilang isang resulta, hindi sinasadyang ako ay naging isang 7 baitang Immortal Peel Master. Nag-thumbs up si Teacher Greg at pinuri, ang galing, hindi ko na alam kung anong mga salita ang gagamitin para ilarawan ka. Haha, masyadong magalang si Greg Sensei. Ngumiti ng paumanhin si Teacher Greg, nasa itaas ko ang iyong kasalukuyang immortal technique, hindi ko na kayang bayaran ang girong ito, mas mabuting tawagin mo ako sa aking pangalan, tatawagin akong Greg. Sinabi ni Lance, paano ito, 1 araw bilang guro, habang buhay bilang ama? Saan ito ang katotohanan? Ito ay ang katotohanan mula sa aking bayan, ang edukasyon na aking natanggap mula noong ako ay bata, guro sa itaas, mangyaring tanggapin ang pagsamba ng estudyante.
Wag na, hindi ka makakarating ah, hindi talaga nangangahas ang matanda na maging matanda sa iyo, kung kailangan mo talaga akong tawaging guro, bakit hindi mo ako tawaging kuya, ito rin. Itinuturing na kapantay, upang mas mabata ito ng aking puso. Sabi ni Teacher Greg. Sinabi ni Lance, walang saysay ito, paano kita magiging kapatid, tatamaan ako ng kidlat, kung hindi tatutol ang guro, bakit hindi kita tawaging master? Huwag na, gawing imposible. Tapos tatawagin kitang lolo. Huwag, mas hindi ka tanggap-tanggap yan. O guro, masyado kang mahinhin. Hindi alam ni Lance kung ano ang nangyayari sa loob, kailangan niyang palalimin ang kanyang relasyon sa matanda, at iniisip kung iniisip niya ang tungkol sa milyon-milyong tao. Kung kaya mo ako, tawagin mo na lang akong kuya. Sige kuya sa taas, tanggapin mo ang pagsamba ni kuya. Oh, good, so I have another family member as well. By the way, hindi ko pa alam kung saan galing si Lance D, at kung sino ang nasa pamilya. Sinabi ni Lance, wala akong itinatago kay kuya, ngunit ang aking bayan ay nasa Upper Fayan Continent. Ah, mula sa Lower Four Continents. Oo. Naku, napakahusay talaga ni Brother Lance, ang Lower Four Continents ay maaaring magkaroon ng mga henyo na tulad mo. Ano bang pinagsasabi mo kuya, tanga lang ako. Huwag maging mahinhin, Brother Lance. Haha kuya, since you and I call each other brothers today, how about a good drink? Sure, kung ano lang ang gusto ng kapatid ko. Sa araw na iyon, si Lance at Greg ay malakas na uminom, at sa panahon ng piging, si Lance ay napakaamo na ginagampanan ang papel ng kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi ko alam kung si Lance ay talagang napakabayani noong siya ay nagsusumikap, o kung siya ay muling kumikita ng milyon-milyong tao. Kuya, halika si kuya ngayon para sambahin si kuya, masayang-masaya sa loob, halika, cheers, ulit. Tinaas ni Lance ang bote at sinabing. Haha kuya ako din, cheers ulit kuya matagal na akong hindi natutuwa hahaha. Inangat ni Lance ang bote at nilagok ito, uminom ng labis. Seeing him like this, parang hindi niya masyadong tinatamaan ang million-dollar family fortune ng isang tao ah. 2,184. Uminom sina Lance at Greg sa loob ng 3 araw. Naginuman silang lasing at natulog pa ng 3 magkakasunod na araw at gabi. Nang imulat ni Lance ang kanyang mga mata, ang tunog ng tawa ni Greg ay narinig sa kanyang mga tenga, gumising ka na, ang sarap maging bata, ang tagal mong nakatulog, hahaha. Kuya, ang tagal kong natutulog. 3 araw at 3 gabi. Damn! I have to go. Nagmamadaling bumangon si Lance, huwag mag-aksaya ng oras dito. Hindi ka na ba maglalaro? Hindi kuya, magkita na lang tayo mamaya. Magkita tayo mamaya. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Si Mr. Greg ay tila nag-aalanggan sa isang bagay. Si Lance ay lumayo ng palayo at hindi nagtagal ay 1,000 metro ang layo. Sa loob-loob na sinabi ni Greg Sensei, marahil ba ay na-misinterpret ko ito? Nakipagkaibigan siya sa akin hindi batay sa aking mga fairy coins. Og, I can't believe I thought so low of others, hiyang-hiya ako kay Lance, I really don't deserve to be his brother, I despise myself. Sinabi ni Teacher Greg sa kanyang sarili, sa sandaling ito ay tila sinisisi niya ang kanyang sarili, nagsisimula siyang sipin na ang isang taong kasing talino ni Lance ay di umano'y minamaliit sa kanya, kaya maaaring si Lance ay tumatama sa kanyang mga fairy coins, ngunit si Lance ay umalis nang hindi nagpapakita ng kahit ano, ito ay hindi tulad ng siya ay tumatama sa kanyang mga diwata na barya. Kaya, sinisi ni Greg Sensei ang kanyang sarili sa sarili niyang maruruming pag-iisip. Brother Lance. Nagsimulang magpumigla si Greg para makahabol. Papalabas na si Lance sa departamento ng siyantiyan nang biglang, ang sigaw ni Greg ay nagmula sa 1,000 metro sa kanyang likuran. Lumingon si Lance sa pagkalito. Naabutan siya ni Greg. Kuya, ikaw. Mukhang nahihiya si Greg at sinabing, paumanhin, Brother Lance, kailangan kong humingi ng tawad sa iyo, kung hindi, hindi ako mapalagay, pakiramdam ko, hindi talaga ako karapat-dapat na maging matandang kapatid mo. Kuya Greg, anong ibig mong sabihin dito? Brother Lance,
pag-iingat ko, nagsisimula pa lang akong magtaka kung kinaibigan mo ba ako dahil milyon-milyong pera ng pamilya ko, pasensya na, akala ko mababa ang pagkatao mo. Talagang medyo nagalit si Lance at medyo nag-aatubili ng umiti, akala talaga ni Kuya na mababa ang pagkatao ko. Sorry. Sige, wala namang importante, misunderstanding lang, alis muna ako. Nakita ni Greg na talagang hindi masaya ang mukha ni Lance at medyo nagbago ang tono nito, at bigla siyang nabalisa sa loob, alam niyang dapat medyo galit si Lance. Brother Lance, teka. Ano pa ang gusto mong sabihin, kuya? Medyo naiinip na sabi ni Lance, habang sinasabi sa kanyang puso, maybe, hindi ko man lang naisip ang tungkol sa milyong dolyar na yaman ng pamilya, ngunit naisip kong tamaan ka ng ideya. Nang pera, talagang hindi kasiya siya. Nag-aatubili si Greg, ngunit nang makitang medyo galit si Lance, kailangan niyang tiisin ang sakit. Naglabas si Greg ng 10,000 immortal na barya at sinabing, Brother Lance, ito ang kaunting puso ng aking kapatid, at umaasa akong tatanggapin ito ni Brother Lance. Alam ni Lance kung gaano kaar aming mga immortal na barya sa isang sulyap ng kanyang mga mata. Sinabi ni Lance, para saan ito, kuya? Sa tingin mo ay may pakialam ako sa mga pennies. Maaaring hindi alam ni Kuya, ang 4 na pangunahing air-tearing techniques ng air-tearing department, ang Sun and Moon Divine Sword, ang Shire Divine Saber, ang Heaven and Earth Divine Hammer, at ang Shooting Sun Divine Arrow, kilala ko silang lahat, kailangan ko lang pumunta at turuan ang iba, at maaari akong kumita ng halos 2,000 Sian Coin sa loob ng 3 araw. Kuya, kung wala ng iba, ay, aalis muna ako. Ito. Hindi inaasahan ni Greg na napakalakas ng kakayahan ni Lance na kumita ng mga immortal na barya. Si Greg ay nakaramdam ng labis na pagkakasala sa kanyang mga aksyon, kaya't si Greg ay walang pagpipilian kundi ang kumagat sa kanyang mga ngipin at kumuha ng 100,000 siyan na barya, na nagsasabing, Brother Lance, banibiro kita, ito ay isang maliit na regalo ng aking kapatid, sana tatanggapin ito ng matandang kapatid na si Lance. Kuya, sinisiraan mo ang pagkatao ko ah, hindi mo na naman ako sinusubok. Brother Lance, hindi talaga kita sinusubuan, kunin mo na lang, nahihiya na ako ng husto, kapag hindi mo kinuha, ibig sabihin hindi mo ako pinapatawad. Kuya, hindi marami ang 100,000 Sian Coins, pero ako si Lance. Kuya, galit ka siguro. Og! Medyo naiinis si Lance, ngunit medyo natukso si Lance ng 100,000 immortal na barya. Kuya, isipin mong munting regalo ng kapatid mo. Regalo lang yan, kukunin ko na. Salamat, Brother Lance. Hindi na kita guguluhin kung ganoon, gawin mo ang iyong negosyo, siguraduhin mong hanapin ako kapag may oras ka. Okay, palam. Umalis si Lance. Si Lance ay may bitbit na 100,000 Sian Coin sa kanyang katawan na may kakaibang pakiramdam. Maaaring sanayin ni Lance ang lahat ng 100,000 immortal na barya na ito sa mga immortal na table tas, at pagkatapos inumin ang mga ito, walang masabi kung saang kaharian siya maaaring tumaas. Huminto si Lance at sinabi sa loob-loob, mayroon na akong 100,000 immortal coins ngayon, kailangan ko pa bang turuan ang iba na kumita ng immortal coins? 100,000 immortal na barya, kahit nagabayan ko ang iba, medyo magtatagal para makuha ito. 100,000 Sian Coins, actually, parang medyo marami na ngayon, baka pagdating ko sa likod, I'll find that it is actually not much, so better earn as much as I can now that I have. Ang pagkakataon, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong kumita ng Sian Coins pagkatapos kong umalis sa Immortal Academy. Sa sandaling ito, may sumigaw mula sa lupa, Lance. Tumingin si Lance sa ibaba, ngunit nakakita siya ng isang kakilala sa lupa. Agad na lumipad pababa si Lance. Yelena, hello? It's been a million years, at hindi ka pa rin nagbabago. Lance, kailan ka lumabas sa library ng Sian Tian Department? Ilang araw ang nakalipas? Wow! Ang pasensya mo pala, paano mo natutunan ang immortal technique ng mag-isa? I'm already a 7th rank Sian Tian. Ano? 7th rank? Oo. Wow! Masyado kang makapangyarihan. Oh, okay,
balita ko naging 5th grade Immortal Pillmaster ka na rin. Kung ikukumpara sa iyo, hindi ko alam kung gaano ako katagal, baka hindi ako maging rank 7 na Immortal Pillmaster sa loob ng 10-10 milyong taon, naiingit talaga ako sa iyo. Balang araw ikaw ay magiging isang ikapitong baitang Immortal Pillmaster din. Sana nga. Tumingin si Elena kay Lance, ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lance. Don't say it, nakakainis. May maitutulong ba ako sa iyo? May isang lalaki na nang istok sa akin at ngayon lang ako umiiwas, but I guess he'll find me soon, cause me to be afraid to even go back to my class right now. That guy? By the way, ay ang pinaka-bossy na tao sa klase na kinabibilangan ko ngayon. So, kung sincere ang mga tao sa'yo, why not give someone a chance? Naku, no feelings, hindi mo ba alam na hindi talaga magkakasundo ang mga babae kung walang feelings? Maya-maya lang, may boses na nagmula sa harapan, dapat sa unahan lang, punta ka at maghanap. Oo, kuya. Mayroong higit sa isang tao. Sinabi ni Elena, maraming tao sa klase ang sumusunod sa kanya, kalimutan mo na ito, mas mabuting magmadali ka at umalis, ngunit huwag ka sa gulo, medyo malakas ang taong iyon, isa na siyang upper immortal, at medyo talented in spells. Nabalitaan ko na nagkaroon na siya ng 15 girlfriend sa Immortal Academy, at nakipaghiwalay nang mapagod siyang makipaglaro sa kanila. 2,185. Basura yan, sasabihin ko sa'yo Cloud, sasabihin kong girlfriend kita ngayon, at kung hinawakan ka niya, ako na ang bahala sa kanya. Okay lang ba yon? Subukan mo. Makalipas ang ilang minuto, maraming lalaki ang sumugod. Cloud, bakit ka nagtatago dito? Tanong ng isa sa mga lalaki. Sinadya ni Lance na ituwid ang kanyang damit at hinaila ang waistband ng kanyang pantalon, pagkatapos ay umungol, nakakainis, sino ba naman ang nanghimasok sa aking magandang kapalaran, na naging dahilan para hindi ako mag-enjoy. Biglang nagbago ang mga mukha ng mga lalaki na parabang nahulaan nila ang kanilang ginagawa. Galit na sinabi ng lalaking humahabol kay Yelena sa kanila, Yelena, ano ang ginagawa mo sa kanya? Sabi ni Cloud, Leon, sumuko ka na, hindi talaga kita gusto, mayroon na akong isang taong gusto ko, at ngayon makikita mo na siya. Sumigaw ang tinatawag na Leon, tinatanong kita, ano ang ginawa mo? Cloud, you know it yourself, di ba? Yelena, kalapiting mababa ang lipad, akala ko napakarangal mo at isang malinis at mapagmahal na tao, ngunit hindi ko inaasahan na isa kang kalapiting mababa ang lipad. Galit at nagmura ang Leon na iyon. Ngumuso si Lance, ang lakas ng loob mong sabihin ulit, nandito ako para makipag-date kasama ang manliligaw ko, ano sa iyo? Manliligaw. Yes, my lover, Cloud and I have been together since 10,000 years ago. Ngayon umalis ka kaagad dito, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Si Elena ay abalang nagsabi, si Leon, ang aking kapatid na si Lance, ay isang ikapitong baitang Immortal Pillmaster, mas mabuting maging matino ka. Hahaha, ay po, isang ikapitong baitang Immortal Pillmaster. Kilala mo ba kung sino ang aking lolo? Elena, isang ikapitong baitang Immortal Pillmaster lang, nasaksak ka para matulog sa kanya, hinahamak kita. Sinabi ni Elena, wala akong interes sa kung sino ang iyong lolo, kahit na mas makapangyarihan siya kaysa sa aking kapatid na si Lance, sasabihin ko. Tumingin si Leon kay Lance at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, wala akong pakialam kung sino ka, umalis ka na dito ngayon din, dahil napakakulit ni Elena, gusto kong tretuhin itong mga kapatid ko, hayaan mo ang kapatid ko na magkaroon ng magandang oras ngayon. Ngumisi si Lance, may lakas ka ng loob na sabihin ulit iyon. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang aking lolo ay isang guro sa Academy of Immortality, at kaharian ng Immortal Pill ay tiyak na nasa itaas mo, kaya mas mabuting huwag mo akong pakialaman. Fuck you! Sinampal ni Lance. Lance, magiging okay din ito, tama ba? Hindi ko rin gets, anong kwento ng lalaking to? Siya ay mula sa isang makapangyarihang pamilya sa Northern Clubs. North Club Lushland. Tama! Ano naman sa'yo?
Galing din ako sa Northern Club. Paano kung ikaw kung may gawin siya sa pamilya mo? Kaya pala ang sakit ng ulo ko. Sinabi ni Lance, hindi ba, ngayon kahit ako ay nasaktan sa kanya. Taga Northern Club ka rin ba? Uri nang. Ah, ano naman yon? As things stand, I'd better advise you na umalis na dito. Sayang, parang ang mabubuting kapatid ko lang ang mapupuntahan ko at matuto ng mga spelling sa kanya. Nga pala, Matilda ang pangalan ng mabubuting kapatid ko, narinig mo na ba siya? Nagulat si Lance, Matilda, hindi ba iyon ang ginang mula sa pamilya kung saan nagtatrabaho ang lolo ni Ching Tian bilang isang doorman? Nabalitaan ito ni Lance bago siya pumasok sa Academy of Immortality, na mayroong isang henyong babae na nagngangalang Matilda na pumasok sa Academy of Immortality. Narinig ko na ang tungkol dito. Kung gayon dapat mo akong samahan upang mahanap ang aking magaling na kapatid na babae at hilingin sa kanya na tulungan ako. Ako? May iba ka pa ba? Or? Naisip ni Lance, sandali na lang, simula nang dumating siya sa Academy of Immortality, kailangan niyang maglakad sa bawat lugar para matutunan niya ang ilang spell sa pamamagitan ng pagpunta sa spell department para mamasyal. Kahit na ang mga spell ay maaaring hindi kasing husay ng air-tearing technique, ngunit ang sining ay maaaring maging mahusay na gamitin sa isang critical na sandali. Nawala si Lance kasama ng mga ulap. Ang iilang tao na sinampal lang ni Lance ay hindi nagising ng matagal, hanggang 3 buwan ang lumipas. Siyempre, ito ang kinalabasan. Dumating sina Lance at Yelena sa spell department at nagtungo sa isang particular na klase. Si Lance, ang matalik kong kaibigan na si Matilda, ay isang napakatalino na babae o, sa ngayon, 3 milyong taon pa lang, ngunit isa na siyang celestial immortal. Wow! Hindi naman masama. Siyempre, hindi lang siya genius, maganda rin siyang babae. Nako, ang ganda mo rin. Casual na sabi ni Lance, ngunit tuwang-tuwa si Yelena nang marinig ang sinabi ni Lance na siya ay isang magandang babae, at sa ilang kadahilanan ay mas masaya siya sa loob ng 10,000 henerasyon kaysa sa sinumang pumuri sa kanya. Hindi nagtagal, pagdating sa isang klase, natagpuan niya si Matilda. Sure enough, lumabas ang isang babaeng matikas at eleganteng may kakaibang ugali. Yelena, bakit ka nandito kung hindi ka nag-aaral ng mabuti sa Siyandan Department? Abala si Matilda, agad na tumingin ang mga mata niya kay Lance, hinala na hindi naghahanap ng boyfriend si Yelena. Ngumiti si Yelena, nay Moxon, napilitan din akong pumunta dito. Anong nangyari? Sino siya? Hindi mo naman boyfriend to, diba? Ito. Tumingin si Cloud kay Lance, na parang nagtatanong kung paano sasagutin si Lance, at kung sumagot siya ng hindi, natatakot siyang baka masaktan ni Lance ang kanyang pride o kung ano paman. Sinabi ni Lance, isang kaibigan. Tama, kaibigan. Oh, eh. Mukhang half-hearted si Matilda. Sabi ni Lance, mag-chat kayo, pupunta ako sa spell department para mag-spin. Si Matilda ay abala sa pagsasabing, hindi maaaring maglakad-lakad ang mga tagalabas sa departamento ng spells, kung gusto mo talagang mag-ikot, kunin ang aking identity card, maaari kang pumunta kahit saan kasama nito. Okay, salamat. Kinuha ni Lance ang identity card ni Matilda at umalis. Pagkaalis ni Lance, abala si Matilda sa pagsasabing, Yelena, sa totoo lang, ano ang relasyon niyo? Bakit parang iba ang tingin mo sa kanya, hindi ako naniniwala na magkaibigan lang kayo. Pangalan Zin, masyado kang nag-o-overthink, sa totoo lang hindi naman tayo magkaibigan. Lance ang pangalan niya, siya ay kasalukuyang nasa 7th baitang immortal. Wow! Wouldn't put such a young 7th grade Siyandan master. Kakaskan ko lang sa kanya. And he's only about 4 million years old, which is only a million years older than me. Nagulat si Matilda. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, kahit na ang pinakahenyo na tao na naging isang 7th baitang immortal pill master ay hindi bababa sa 10 milyong taong gulang. Ang tunay na edad ni Lance ay mahigit 1 milyong taong gulang lamang, at dahil ito ay binago sa 3 milyong taong gulang, ngayon ay mukhang 4 milyong taong gulang na ito. Ngunit ang 4 milyong taong gulang na Immortal Pillmaster ay sapat ng nakakagulat.
Sinabi ni Cloud, ang taong ito ay, talagang, isang napakahusay na immortal pill. Sa totoo lang, gusto mo ba siya? Tanong ni Matilda. Ngumiti si Elena na namula, medyo gusto ko ito, ngunit sa kasamaang palad, maaaring hindi siya interesado sa akin. Ano? Hindi ka pa umaamin sa kanya. Can, how dare I? Tutulungan kita. Sige, Namekson, huwag mo na akong guluhin, nasa tambak na ako ng problema. Kinuha ni Lance ang card ng pagkakakilanlan ni Matilda, at sigurado, maaari siyang maging kahit saan dahil hindi susuriin ng mga tao ang card, akala nilang lahat ay mula siya sa departamentong ito. Tumangala si Lance at nakita ang isang library ng koleksyon ng libro. Sabay-sabay na pumasok si Lance sa silid aklatan upang tingnan kung mayroong anumang makapangyarihang mga spelling upang malaman ang ilan sa kanya. 2,186. Pagkatapos maglakad ni Lance sa library ng spell department, tiningnan niya ang mga row, at kung makakita siya ng spell na sa tingin niya ay mas mahusay, matututuhan ito ni Lance. Tumingin at tumingin, pagkatapos ng ilang oras, nakita ni Lance ang isang libro na tinatawag na Star Shifting Great Law. Star Shifting Great Law. Kinuha ni Lance ang Star Shifting Great Law. Sa sandaling ito, isang boses ang nagmula sa tainga ni Lance, bata, huwag mo itong tingnan, itong Star Shifting Great Law ay hindi isang bagay na maaari mong sanayin. WHO. Crap, ako ang librarian ng collection. Oh. Tumingin si Lance sa pintuan ng library, at lumapit ang administrator kay Lance. Sabi ni Lance, sa tingin ko ay maganda ang Star Shifting technique na ito, gusto kong magsanay. Kasama mo. Bakit hindi tayo makapag-practice? Sinabi ng administrator na iyon, itong star shifting technique, sa kasaysayan ng Immortal Academy, hindi hihigit sa 10 ang maaaring magsanay nito, sa palagay mo, kahit sino ay maaaring magsanay nito. Ganun ba kahirap? Kalokohan. Nako, naninibago na ako. Anak, ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-aksaya ng iyong lakas. Pigilan ako ni Senior. Emph. Maaari kang magsanay kung gusto mo. Ungol ng administrator na iyon na hindi nakikialam kay Lance. Agad na nagsimulang magsanay si Lance. Sa kabuuan, mayroong higit sa 80 layer ng Star Shifting Great Law, gayunpaman, 3 layer lamang ang naitala sa aklat na ito. Kahit na 3 layers lang ang naitala, ang 3 layer ay isa ng makapal na libro. Nagbasa si Lance ng ilang pahina, at talagang mahirap. Ang tinatawag na Star Shifting Great Law ay pwede mong ilihis ang mga atake ng ibang tao, hindi ka nila maaatake, maaari mong ilipat ang iyong mga pag-atake sa iba, o iba pang mga bagay, kapag nag-practice ka sa pinakamataas na antas, halos maaari mong gawin. Paglilipat ng mga bituin, at kahit na sa pagbabalik ng panahon. Ang puso ni Lance ay uminit sa pag-iisip na ibalik ang oras, siya ay walang pagod na nagtatrabaho sa loob ng kanyang sarili, marahil ay umaasa na siya ay makakabisado ng ganitong uri ng mahiwagang kakayahan balang araw sa hinaharap. Ang spell na ito, napakalakas talaga, hindi masama, gusto kong matutunan ito. Agad na sinimulan ni Lance ang pagsasanay nito. Bagamat ito ay medyo mahirap tingnan, si Lance ay agad na nalubog dito. Makalipas ang kalahating buwan. Isinara ni Lance ang libro. Way, ang hirap. Bumantong hininga si Lance, isang spell na kahit siya ay nahirapan, pagkatapos ay mas mahirap para sa iba. Kalahating buwan na akong nagsasanay, ngunit sa wakas natapos ko na ang unang antas. Bahagyang ngumiti si Lance. Gayunpaman, sa pangalawa at pangatlong layer, si Lance ay wala ng oras para magsanay, ayaw niyang hindi napapansin sa daan-daang libo at milyong taon muli. Ibinaba ni Lance ang sikretong aklat na iyon at hindi na tumingin sa iba pa, tumalikod upang maglakad palabas. Nang dumaan siya sa entrance ng library, sinabi ng administrator na iyon, paano ba yan, tapos ka na bang mag-practice? Tila may bahid ng pang-aalipuste sa tono ng administrator. Hindi na siya pinansin ni Lance at dir-diretsyong naglakad. Si Lance ay orihinal na gustong gumawa ng mukha at sabihin sa kanya na siya ay nagpractice sa unang antas, ngunit sa pangalawang pag-iisip, bakit mag-abala sa ganitong uri ng tao? Pagkaalis ni Lance sa library, bumalik siya sa dating klase ni Matilda.
Ang isa ay nagtaka kung si Elena ay nakabalik na ngayon sa Siyandan Department. Matilda. Lance, nasa library ka sa nakalipas na kalahating buwan. Tanong ni Matilda. Oo, narito ang token pabalik sa iyo, salamat. Ibinigay ni Lance ang token kay Matilda. You're welcome. Gayunpaman, hindi ba, ha? Para sa iyo, isang immortal pill master, ang pumunta sa library ng aming spell department para magbasa ng mga sekreto ng spell. Anong ibig mong sabihin, naiintindihan ko ba? Oo. Nababasa mo ba? Haha, not bad. By the way, nasaan ang mga ulap? Bumalik muna si Cloud sa departamento ng Xanado. Ah, hindi siya natatakot sa kung sino. Huwag kang mag-alala, ito ang Immortal Academy, kahit anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng taong iyon, hindi sila maglalakas loob na makialam dito, kung hindi, ang Immortal Academy ay magulo na. At saka, halos handa na akong umalis. Saglit na nag-alinlangan si Matilda at sinabing, Lance, may sikreto akong sasabihin sa iyo. Sabihin mo. Hindi ako papayagan ni Elena na sabihin, pero gusto ko pa ring sabihin, wala akong pakialam kung gaano ka nakatagal kasama si Elena, pero gusto kong sabihin sa iyo na mabait talaga si Elena, napakabait niya. Mabait na babae, isa siya sa aming Northern Clubs, ang Three Great Beauties. North Club Ashland, isa sa tatlong magagaling na dilag, ha, isa ka rin sa kanila. Huwag mo akong gambolin, Lance, gusto ka ni Elena, alam mo na ang gagawin kapag bumalik ka sa Siyandan Department, di ba? Si Matilda ay mukhang may itinatakda. Sinabi ni Lance, sa kasamaang palad, hindi na ako babalik sa Xanadan Department. Estudyante ka ng Siyandan Department, saan ka pupunta kung hindi ka babalik sa Siyandan Department? Sinabi ni Lance, hindi ako estudyante ng Immortal Dan Department, isa talaga akong estudyante ng Air Tier Department. Paano ito posible, mula sa pagiging isang ikaapat na baitang Immortal Pill Master ay naging ikapitong baitang sa loob ng 1,000,000 taon, sa mga salita ni Elena, hindi pa siya nakakita ng isang taong kasing talino mo. Sabi ni Lance, pero isa talaga akong estudyante ng Empty Tearing Department, babalik din ako sa Empty Tearing Department para magsanay ng Sun and Moon Divine Sword at ng Shire Divine Saber ng maayos, hindi ako masasayang. Hindi na. Ano ang pinag-uusapan mo, ang pagsasanay ng Sun and Moon Divine Sword at ang Shire Divine Blade? Kahit na ikaw ay talagang nasa air tearing system, ang isang iyon ay maaari lamang magsanay ng isang uri sa karamihan, mukhang hindi mo naiintindihan ang air tearing technique. Sa totoo lang, ano ang pakay mo sa pagsisinungaling mo sa akin, sinusubukan mo bang tumakas sa nararamdaman ni Cloud? Hindi rin kita maintindihan, ang Yelena ko ay isa man lang sa tatlong kagandahan ng Northern Club, okay, paano mo siya mababaliw? Masyadong malupit ang mga salita ni Miss Matilda, paano ko ito mababawasan? Kung ganoon ay alam mo na ang gagawin. Hindi ko alam, sige, mauna na ako. Hoy! Lumipad si Lance. Anong weirdo? Mabilis na bumalik si Lance sa Air Tier Department. A million years, ha? I'm sure the people who were guided by me in the first place, they've all trained higher than me. Kalimutan mo muna iyon, pupunta muna ako at mag-refine muna ako ng ilang immortal na table tasks, 1,000,000 taon na ang lumipas, oras na para dagdagan ko ang ilan sa aking mga kaharian. Si Lance ay gumugol ng 2 taon sa pagsasanay ng 100,000 immortal pills. Ang 100,000 immortal na tabletang ito ay nagkakahalaga ng Lance ng higit sa 40,000 immortal na barya. Si Lance ay nagsimulang uminom ng immortal pills. Sa loob ng kalahating buwan, natapos ni Lance ang pag-inom ng 100,000 immortal na table task. Ang kaharian ni Lance ay mabilis na humakbang mula sa gitnang yugto ng upper immortal hanggang sa huling yugto ng upper immortal. Ano? Tanging isang huli na walang kamatayan. May mali ba doon? Hindi napigilan ni Lance ang isang malakas na dagendong. Naisip ni Lance na pagkatapos uminom ng 100,000 immortal na table task, kahit na hindi siya makaahon ng hanggang 10 o 8 kaharian, ang heavenly immortal ay halos naruroon na, ngunit ang nakakagulat, si Nima ay umabot lamang sa huling yugto ng upper immortal. Damn! Mabilis na nalaman ni Lance kung bakit.
Bagamat ang Immortal Peel na siya mismo ay nagpraktis sa kanyang sarili ay isang 7 baitang Immortal Peel, ngunit ang mga materyales na ginamit niya ay halos lahat ng ores bilang raw material na Immortal Coins. Ang ganitong uri ng Immortal Coins, ang pagiging epektibo ay masyadong maliit, dapat gumamit ng ilang uri ng mga materyales. Upang gumawa ng isang pinagsama-samang Immortal Peel, upang matugunan ang pangangailangan ng napakataas na kaharian gaya niya ngayon. Mas mataas ang demand sa hinaharap. Napabuntong hininga si Lance. Tila ang Immortal Machine Vomiting ay hindi maaaring maging magpakailanman tulad ng sa simula, at magkakaroon ng isang araw na ito ay magiging hindi gaanong epektibo. Iniunat ni Lance ang kanyang likod, huli na ang Upper Immortal o hindi, kahit papaano ay masyado itong napabuti kumpara sa Earth Immortal niya noong una siyang pumasok sa Immortal Academy. Terena, oras na para magsanay ng Sun and Moon Divine Sword, sa pagkakataong ito, pupunta ako sa 100th palapag ng May Kabog. Walang pakialam na ngumiti si Lance. 2187. Dumating si Lance sa Sun and Moon Divine Sword Upper Immortal Pre-Class. Sa sandaling makapasok si Lance sa lambak na ito, bigla niyang nakita na may ilang mga watawat sa lambak, 12-12 ng mga watawat kung tutuusin, mga bandilang may nakasulat na Boshi Guidance, Divine Guidance, at Supreme Divine Sword Training Class. Sa kanila, Haunted Sun and Moon Divine Sword Guidance Office. Mayroong 12-12 ng mga flag na may lahat ng uri ng mga salita na nakasulat sa mga ito. Ang mga flag na ito, sa isang sulyap, ay mga investment advertisement. Holy crap, ano ang sitwasyon? Ano ang nangyari sa kursong gusto kong simulan 1,000,000 taon na ang nakalilipas, at ngayon ay nasa lahat na? Si Lance ay napabuga ng malamig na pawis. Hindi siya nakabalik dito sa loob ng 1,000,000 taon, tila marami ang nagbago dito, at naramdaman ni Lance na ginagamit ng mga taong ito ang kanyang pagkamalikhain. Casual na lumipad si Lance sa ilalim ng bandila na tinatawag na Boss Guidance Flag, sa tabi ng watawat na ito, mayroong isang kuweba. Pumasok si Lance sa kuwebang ito. Hello, kailangan mo ba ng guidance? Tanong ng isang lalaki sa kuweba. Malalim na kumunot ang noo ni Lance at nagtanong, ano ang ibig sabihin ng Boss Guide? Pinatakbo mo ba itong Boss Guide? Itong estudyante, hindi ako ang may-ari ng Boshi Guidance, at nagtatrabaho ako sa Boshi Guidance. Yeah, at ang boss, mukhang hindi lang isang tao, grupo ng mga tao. Naku, ang estudyanteng ito ay hindi matagal na sarado, hindi man lang maintindihan ang kasalukuyang sitwasyon ng Air Torn Department. Ang totoo, kami, Boshi Guidance, ang unang nagbukas ng isang service shop, mayroon kaming pinaka-professional at pinaka-mahusay na pangkat ng paggabay. Bukod dito, kami, ang Boshi Guidance, ay may mga sangay sa lahat ng klase ng air tearing department, ang 4 na pangunahing disiplina ng air tearing. Ang aming Boshi Guidance ay isa ng lumang tindahan na may halos 1,000,000 taon ng kasaysayan, kaya maaari mong huwag mag-atubiling humingi ng aming gabay. Nanlumo si Lance, malinaw na ito ang kanyang ideya, ngunit ngayon ay binuksan na ito bilang 1,000,000 taong gulang na tindahan. Gayunpaman, hindi masisisi ng isa ang iba, pagkatapos ng lahat, pumunta si Lance sa departamento ng Siandan noon. Nagtanong si Lance, paano ka naninangil dito? Don't worry about that, our fees are definitely the fairest, and we only need one fairy coin to instruct once. Sa sandaling ito, may pumasok na lalaki mula sa labas. Hello, ako ay nasa 12th antas ng Sun and Moon Divine Sword, at nakatagpo ako ng napakalaking kalituhan, gusto kong humingi ng iyong gabay. Okay. Kaya, ang taong kakausap lang kay Lance ay agad na nagtungo sa ibang tao. Tumayo lang si Lance at tiningnan ito. Sabihin mo kung ano ang pinagkakaguluhan mo. Okay. Makalipas ang halos 10 minuto, natapos na ang paggabay. Salamat, nakuha ko na. You're welcome, feel free to come back to me for guidance next time kung may tanong ka. Mabuti, sigurado. Pagkaalis ng customer na iyon, muling tumingin kay Lance ang instructor na iyon at ngumiti, tingnan mo, napakasimple nito, sulit ang immortal na barya na ginastos mo, kaklase, may pagdududa ka pa ba ngayon, 1 piraso ng immortal na barya na ituturo minsan.
Ngumuso si Lance, sa tingin mo, ang patnubay na ibinigay mo lang sa taong iyon ay talagang maganda, sa kasamaang palad, habang nakatingin ako sa akin, ang gabay na ibinigay mo sa taong iyon ay may malaking pagkakamali, at, kung hindi ka mag-iingat, ito ay magpapalihis sa taong iyon kapag nagsasanay sa susunod na layer. Emph, speaking as if you know it all, kung wala ka dito para magturo, umalis ka na agad dito. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Lumakad si Lance sa isa pang kuweba na tinatawag na Supreme Divine Sword Training Course. Hello, kailangan mo bang dumalo sa Sun and Moon Divine Sword Training Course? Anong bayad? Huwag kang mag-alala tungkol doon, ang aming Supreme Training Course ay tumatakbo din sa loob ng higit sa 600,000 taon, ito ay isang lumang pangalan, at ang may-ari ng aming Supreme Training Course ay isa sa pinakamalakas na instructor sa Air Tier Department, kaya ang aming kalidad ay napaka-garantisado. Mentor, ibig mong sabihin, itong Supreme Training Course mo ay pinapatakbo ng mga instructor ng Air Tier Department. Siyempre ah! Bukod pa rito, ang aming pinakamataas na kurso sa pagsasanay ay magkasamang pinapatakbo ng apat na instructor. Ang apat na instructor na ito ay ang Sun and Moon Divine Sword, Shire Divine Saber, Heaven and Earth Divine Hammer, at ang Shooting Sun Divine Arrow apat na Air Tearing Technique Instructor. Ang bawat instructor ay may pananagutan para sa isang Air Tearing Technique na pagsasanay sa bawat isa. Siyempre, ang walang kamatayang mga koy na nakuha ay pantay ding ibinabahagi sa apat na mentor. At ikaw? Nako, siyempre ako yung kinuha nila, okay, gusto mo bang mag-course? 10,000 coins lang yan for one period of 1 year, ibig sabihin, 10,000 coins lang ang kailangan mo para sa isang taon ng training, na mas matipid kaysa sa ilang mga tagubilin na 1,000 coins sa isang pagkakataon. Tumawa si Lance, talagang pinaglalaroan ang kanyang ideya sa negosyo. Gusto pa rin ni Lance na patuloy na kumita ng walang kamatayang mga barya, ngunit maganda ang resulta, napakahusay ng kompetisyon na wala ng anumang kompetisyon. Classmate, magpapaliste ka ba o hindi? Walang sign up. Lumabas si Lance sa kuweba, at biglang, nakita ni Lance ang isang kakilala sa tapat ng burol. Hana. Si Hana ay isang magandang babae na nakilala ni Lance noong una siyang dumating dito 1,000,000 taon na ang nakalilipas, at nang maglaon ay umamin kay Lance, ngunit tumanggi si Lance. Hana! Lumipad si Lance. Ah, tang, Lance. Nagulat si Hana nang makita si Lance. Haha, naalala mo pa ako. Lance, saan ka nagpunta sa nakalipas na 1,000,000 taon? Oh! Nagpunta ako sa Department of Immortal Peel kung saan ako ay hindi sinasadyang naging 17th Immortal Peel Master, at ngayon lang ako nakabalik sa Air Tearing Department, ngunit laking gulat ko nang makakita ako ng napakaraming kurso sa pagsasanay nang bumalik ako. Ay umaasa para sa 3 araw ng pagsasanay. Hindi makatarungang sinabi ni Hana, ginaya kanilang lahat, ngunit pagkatapos mong umalis, minsan pagkatapos mong umalis, kumalat ang balita tungkol sa kung paano ka gumawa ng 1,000,000 immortal coins sa 3 araw na pagtuturo. Pagkatapos noon, maraming tao ang nakatuklas ng pagkakataon sa negosyo at nagsimulang gayahin ka. Gayunpaman, ang kompetisyon ay napakatindi, at ang mga una ay nagsimulang buksan ng ilan sa mas makapangyarihang mga estudyanteng henyo, at nang maglaon, ang mga instructor ng Air Tearing Department ay nainggit din at nagbukas din ng pagsasanay at paggabay. Ay hindi bababa sa 20-30 gabay sa pagsasanay, at karamihan sa mga may-ari ay mga tagapayo. Damn! Ang mga mentor na ito ay masyadong walang kahihiyan, hindi sila darating minsan sa nakaraan sa loob ng 1,000,000 taon, at lumabas kapag nakita nilang may mga immortal na barya na kinita. Oo, ngayon ang mga tagapayo ay palaging dumarating na kumukuha ng katanyagan para sa pagsasanay at gabay na kanilang binuksan sa kanilang sarili. Lance, masama talaga ang loob ko para sa iyo, ito sana ang una mong naisip. Nako, hindi ko mapigilan, sino ba ang naguutos na hindi ako magaya ng iba? Siya nga pala, Hana, nakikita kong nasa gitna ka ng Upper Immortal stage ngayon, bakit ka pa nasa klase sa maagang yugto ng Upper Immortal? Ako. Paumanhin ni Hana, sabihin ang totoo, ako'y kasalukuyang empleyado ng Divine Guidance, sa lugar na ito.
Nagtatrabaho ako para sa Divine Guidance, at maaari akong kumita ng isang fairy coin sa loob ng 10 taon. Ah! Ilang sandali lang ang nakalipas, binubugbog ni Hannah si Lance, at sa susunod na sandali ay talagang sinabi niya na nagtatrabaho din siya sa isa sa mga training shop. 2,188. Ngumiti si Lance, paano ka nagtatrabaho para sa isang tao? Siyempre, kumikita ako ng immortal na barya, isang immortal na barya sa loob ng 10 taon, at 1,000 immortal na barya sa loob ng 10,000 taon. At bago ako, binigyan lang ako ng pamilya ko ng mahigit 100 immortal na barya para sa mga gastusin sa loob ng 10,000 taon. At ngayon, na may 10 beses pa, kaya ko pa ring isubsidize ang pamilya ko. Napakalaki ng kita, naaalala ko, ang aking kapatid, na isang instructor sa Immortal Pill Department, ay nagkaroon lamang ng 100 immortal coin sa loob ng 10,000 taon, at nagtrabaho ka sa isang kurso sa pagsasanay para sa 1,000 immortal coin sa loob ng 10,000 taon. Hehe, so it's really profitable to open a training guide now. This Divine Guidance I'm working for now is a collaboration between 3 instructors, and it's been running for almost 700,000 years. Do you know how much Cian coins they have ginawa? Magkano? Narinig ko na sa 700,000 taon na ito, nakakuha ka ng hindi bababa sa 10 milyong Cian coins. Damn, ang dami. Oo, kaya nga sumama ang loob ko sa iyo. Ito ang unang ideya na naisip mo, at ngayon ito ay isang kasangkapan para sa iba para kumita ng pera. 10,000,000 immortal na barya, ano sa tingin mo ang magagawa, sa labas, napakaraming bagay na pwedeng gawin. Medyo nanlumo si Lance sa sinabi niya. Gayunpaman, ikaw ay isang mag-aaral pa lamang, kahit na ang ideya ay isang bagay na naisip mo, kahit na hindi ka umalis at patuloy na nagbukas ng mga kurso sa pagsasanay, malamang na nagsara ka na ngayon. Karamihan sa mga kurso sa pagsasanay na nagagawa pa ring magbukas ngayon ay binubuksan ng mga tutor, ang karamihan ng mga estudyante, ay mas nagtitiwala sa mga tutor, at mahirap para sa mga estudyante na mabuhay, at kahit na gawin nila, ang kanilang negosyo ay hindi masyadong maganda. Tumango si Lance. Sinabi ni Lance, hindi ako sumusuko sa merkado na ito, nagsisimula ako sa simula, Hannah, makikipagtulungan ka ba sa akin? Siyempre payag ako, kahit hindi ako kumita ng 1 fairy coin, willing akong magtrabaho kasama ka. Tuwang-tuwang sabi ni Hannah. Ngumiti si Lance at sinabing, mabuti, kung gayon ikaw ang magiging una kong partner. How do you want to do it? Wala ka namang influence dito ngayon, kahit may mga taong kilala ka pa sa simula, pero hindi ka na nila pipiliin para mag-mentor, pipili sila ng mga mentor, at ang mga mentor ay likas na nangingibabaw. Sabi ni Lance, ano ang mentor, maaari akong maging mentor kung gusto ko. Ikaw. Ang Sun and Moon Divine Sword ay dapat nasanayin sa hindi bababa sa 40 level, at ang kaharian ay dapat ding umabot sa Dao Immortal bago ka maging tutor ng Air Tearing at Spellcasting Departments. Hindi ako sigurado tungkol sa Immortal Pill Department. Sinabi ni Lance, sa departamento ng Cian Dan, hanggat umabot sa 7 ang antas ng Cian Dan, maaari kang sumama sa pagsusulit upang maging tutor ng Cian Dan. Pakiramdam ko kailangan kong bumalik sa departamento ng Cian Dan, walang sino man ang nagpapatakbo pa ng kurso sa pagsasanay, at sa palagay ko ay may merkado para sa mga instructor ni Cian Dan. Sinabi ni Hannah, ang bilang ng mga tao sa Cian Tian Department ay maliit, iyon ang alam ng lahat. Tama, kaya maliit ang palengke. Ang pinakamalaking bilang ng mga tao ay nasa spell department, kung saan mayroong hindi bababa sa 4,000 o 5,000, kung hindi 10,000, sa bawat klase. Gayunpaman, ang departamento ng magical arts ay mayroon ng maraming mga klase sa pagsasanay at pagtuturo ngayon, masyadong tumatakbo. Ng kanilang mga tagapagturo ng magical arts. Tanong ni Lance, yung mataba sa simula, alam mo ba kung nasaan siya? Nandito pa si Fatty. Sige, hanapin natin si Fatty. Sa isang kuweba, nakita ni Lance si Fatty, nakakapagtaka na pagkatapos ng 1,000,000 taon, si Fatty ay kasing taba pa rin niya, at ang mga engkanto ay tumataba din. Kuya, ikaw talaga. Napatingin ang mataba kay Lance nang may pagtataka. Ay, oo, mataba,
Ito ay 1,000,000 taon na. Kuya, akala ko nawala ka na. Pumunta ako sa Siantian Department. Kuya, alam mo ba yon? Alam mo, ngayon ginagaya ka ng lahat ah, paraan mo noon para kumita, ngayon iba na. Oh, I'm back from the Siantian Department now, don't worry, I'll get back what belongs to me. Hindi ba kumikita lang, matatalo pa ba ako sa mga instructor na yan? Kuya, mahusay, sa wakas ay maaari na akong sumunod sa iyo. Sinabi ni Hannah, Brother Lance, ano ang gagawin mo? Magbukas ng training shop ng direkta. Sa palagay ko ay walang maghahanap sa iyo, dati ay maraming mga henyo na sinubukang magbukas at nauwi sa pag-agaw. Tumangala si Lance at ngumiti, hindi na kailangang mag-alala, bagamat ako ay walang kalamangan, hindi ako ganap na walang kalamangan. Gaya ng sinabi ninyo, ako ang unang nakaisip ng ideyang ito, at lahat kayo ay sumugod sa akin, tama ba? Oo, ngunit ano ang punto nito? Iyan ang aking kalamangan, at kukunin ko ang kalamangan ng founder, ngayon at sa gayon ay ipapakat ito. Pakete. Ay, oo, package muna, pagkatapos ay magsimula. Sabi ni Hannah, walang kwenta, kahit alam ng lahat na ikaw ang founder, so ano, tinitingnan ng mga tao ang mentor sa likod nito, tsaka yung nakakaalam na ikaw ang founder, napakakonti lang. Umiling si Lance, pawang makitid ang isip mo. Tanungin ko kayo, ang mga mentor na iyon ay nagbubukas na ngayon ng mga training at guidance shop, bawat isa ba sa kanila ay personal na gagabayan ng isang mentor. Tila hindi, ako lang pinuntahan niya ang pagtuturo ng Boshi na iyon upang makita kung ito ay nasa kalagitnaan ng Upper Immortal. Sabi ni Hannah, yung mga instructor na nagpapatakbo ng training, syempre hindi sila makapagtuturo ng personal, tapos, paano sila magiging abala mag-isa? Gayunpaman, kukuha sila ng mga tao, at ang mga taong kinukuha nila ay mga henyo, at ang mga ito ang mga henyo ay sinanay ng mga mentor na iyon. Bagamat hindi sila personal na magabayan ng mga mentor na iyon, maaari silang ituring na hindi direktang ginagabayan. Sinabi ni Lance, mabuti, ngayon, ang unang bagay na kailangan kong gawin ay maghanap ng mga tao, ang pagbubukas ng tindahan na kaming tatlo lamang ay hindi sapat para sa pangalawang hakbang, hintayin muna natin ang lahat ng tao. Sabi ni Fatty, Kuya, okay lang ba talaga? Please believe me, to be frank, it's just business. I'm good at this. Sabi ni Lance na may kumpiyansa. Sinabi ni Hannah, kung naghahanap ka ng isang tao, tutulungan kitang makahanap ng taong mapagkakatiwalaan mo. WHO. Yun yung lalaking humahabol sa akin, yung Johnny na yon. Johnny. Hindi ka pa ba niya naabutan? Paano ito posible, hindi kita kailanman nakalimutan? Tumingin si Hannah kay Lance nang may emosyon. Sinabi ni Lance, 1,000,000 taon na akong nawala at hindi ko pa rin ako nakakalimutan. Sabi ko naman sa'yo, never. Sige, huwag na nating pag-usapan, tapos yayain mo si Johnny. Makalipas ang 10 minuto, dumating si Hannah kasama ang Johnny na iyon. Lance, nagkita tayong muli. Sabi ni Johnny. Johnny, I'm back from the Siantian Department, and now, I also want to open a training and guidance shop. I wonder if you'd like to work with me. Johnny said, sa lahat ng paraan, ikaw ang aking karibal at hindi ako magtatrabaho sa iyo, ngunit ako ay humahanga sa iyo sa Diyosa na hindi ko naisin at mayroon kang lakas ng loob na tanggihan siya, hinahangaan ko iyon, kaya't magtatrabaho ako. Kasama mo. Okay, 4 na yan, pero hindi pa rin sapat, kaya humanap na tayo ng iba. Punta tayo sa Upper Immortal Middle Class at hanapin sila. Sumunod, dinala ni Lance sina Hannah, Fatty, at Johnny sa lambak sa tabi ng Upper Immortal Middle Class. Dito rin, ang dalawang panig ng lambak ay napuno ng mga watawat sa mga kuweba. 2,189. Sa sandaling makarating si Lance at silang 4 sa lambak ng gitnang Upper Immortal, isang lalaki ang lumipad mula sa malayo. Haha! Hannah, bumalik ka na. Tuwang-tuwa na lumipad ang lalaki nang makita si Hannah. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance at sinabing, hindi ba ito iyon? Medyo humanga si Lance,
Ngunit nakalimutan niya ang pangalan, Lin something o iba pa, na sinubukang pilitin si Hana na maging kasintahan niya noon, ngunit binugbog siya ng Lance. Sinabi ni Hana, Howard. Ngumiti si Lance, pag-isipan mo, Howard, ano, hinahabol pa rin si Hana ngayon. Hindi ba't kinumbinsi kita noong una? Biglang tumingin si Howard kay Lance at gulat na sinabi, ikaw pala, bakit ka nagpakita ulit? Sinabi ng mataba, Howard, ngayon ako, si Brother Lance, ay isang ikapitong baitang Immortal Pillar Master, nagsasalita sa mas magalang na tono. Ah, isang ikapitong antas na si Yandan Master, paano ito posible? Nagulat si Howard, 100,010 hindi nakikita, ngunit siya ay isang ikapitong baitang Immortal Pill Master, hindi nakakagulat na si Hana ay palaging nagustuhan sa kanya. Lin biglang nakaramdam ng kawalan ng lakas si Hua Jun sa loob, sa sobrang lakas ng karibal, paano niya ito makakalaban, marahil ay oras na para sumuko kay Hana. Sinabi ni Lance, Howard, hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, ikaw ay nasa gitnang yugto pa rin ng Upper Immortal, tandaan 10,000,000 taon na ang nakalipas, ikaw ang nasa gitnang yugto ng Upper Immortal. 10,000,000 taon na ang nakalipas, nasa kalagitnaan ka pa lang ng Upper Immortal, at talagang huli ka na sa Upper Immortal ngayon. Tumingin si Howard kay Lance at nagseselos kung bakit napakalalim ng tadhana ng Immortal ni Lance. Sa normal na mga pangyayari, maaaring hindi sapat ang 10,000,000 taon upang maabot ang huling yugto mula sa gitnang yugto ng Upper Immortal, kahit na ang talento ay napakalalim, karamihan sa mga ito ay aabot ng 1,000,000 taon. Sinabi ni Lance, Howard, magbubukas ako ng training at guidance shop, hindi ko alam kung handa kang magtrabaho kasama ako. Ako? Oo, interesado ka ba? Pero hindi ka galit sa akin. Wala akong away sa'yo, kaya kung ayaw mo, kalimutan mo na. Payag ako. Si Howard ay abala sa pagtango ng kanyang ulo. Then let's go. Samahan mo ulit ako sa area ng Shire Divine Blade, may iilan pa akong kaibigan doon. Sa sandaling ito, sa Spell Department ng Immortal Academy. Isang magandang babae ang lumabas sa isa sa mga klase, ng isang magandang babae sa pasukan ang sumalubong sa kanya at masayang nagsabi, Harleen, kumusta ang practice? Karaniwan. Harleen, mayroon kang napakagandang mapagkukunan, huwag mong pababayaan ang iyong ina at ang mabuting hangarin ng iyong lolo. Huwag ka nga magsalita na maayos lolo, kung sa tingin mo talaga ako ang pamilya mo sa past life ko, dapat dalhin mo dito lahat ng pamilya ko from this life, di ba napakaraming student sa Immortal Academy, anong masama? Sa pagkakaroon ng ilang tao. Harleen, nahihirapan din ang lolo mo, kahit presidente siya ng Immortal Academy, ang dami niyang pinagbabawal wala siya sa posisyon na gawin sabi nga, nasa mataas na lugar. Gusto mo bang makitang mawala ng kapangyarihan ang lolo mo sa Celestial Realm? Ilang tao na lang ang papasukin, napakasama na ba? Harleen, hindi mo naiintindihan, ang Academy of Immortality na ngayon ang may pinakamaraming karapatan at mali sa Three Realms, at hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nanunood. Bagamat ang lolo mo ang namamahala sa Academy of Immortality, hindi ibig sabihin na ang Academy of Immortality ay ang lolo mo Ang lolo mo ay hinirang lamang ng Heavenly Realm na maging direktor at magsanay ng mga talento para sa Heavenly Realm. Gayunpaman, napakaraming puwersa ang nakatitig sa posisyon na ito, at hindi libre ang lolo mo. Oh! At saka, hindi ka masyadong gusto ng lolo mo noong una, not to mention that you're now reincarnated. Ina, pasensya na po sa gulo na naidulot ko sa inyo. Anong problema ang sinasabi mo, ikaw ang aking anak sa isang araw, habang buhay, ano man ang nakaraan at kasalukuyang buhay. Bueno, umuwi ka sa akin ngayon, at maghapunan kasama si Lolo ngayong gabi. Pero ako, miss na miss ko na ang pamilya ko sa buhay na ito, 1,000,000 taon na ang lumipas, at kung hindi ko sila hahanapin, natatakot akong makalimutan nila ako. There will be a chance. Kung ganon kadaling kalimutan, hindi pamilya. So kailan ako pupunta sa kanila? Kapag naging Upper Immortal ka, magiging maayos ka.
Pagkasabi niyan, hinailan ng babae ang kanyang anak at lumipad, ilang sandali pa ay nakarating sila sa isang napakahiwagang lugar sa Immortal Academy na hindi man lang mahanap o makita ng mga tagalabas. Sa misteryosong lugar na ito, may nakasulat na tatlong salita sa pintuan ng tirahan ng dekano. Ito ang lugar kung saan nakatira ang Dean ng Immortal Academy, maliban na ang mga taong nakakakita sa Dean ng Immortal Academy ay kakaunti lamang. Si Harleen, sa kabilang banda, ay malayang pumunta at umalis, na masyadong mataas para sa iba pang mga mag-aaral at guro ng Immortal Academy, ngunit walang sinuman sa Immortal Academy ang nakakaalam kung anong relasyon ni Harleen sa dekano. Sa ngayon, sa bahay ng Dean na ito, may isang tao na nag-uulat sa Dean, "Dean, ano ang dapat nating gawin dito? Hahayaan ba nating kumita ng malaki ang mga klase sa pagsasanay at pagtuturo dito?" Isang kalahating matandang lalaki ang tumawa at nagsabi, "Kailan ito bumangon?" Mga 100 taon na ang nakalilipas, narinig ko na nagsimula ito bilang isang ideya na naisip ng isang matalinong mag-aaral, at pagkatapos ay nakita ng maraming tao ang malaking benepisyo at sinundan ito. Ngayon, naging isang tiyak na sukat, "Dean, kailangan ba nating pigilan ito?" Sinabi ng Dean na iyon, "Ang bagay na ito ay talagang kawili-wili. Dean, this is a place of meditation, not a place for those who are profit-minded to earn money. If this continues, it will ruin the atmosphere of the Immortal Academy." Sa ngayon, halos lahat ng instructor, kapag narinig nila kung paano kumikita ito, gusto nilang magbukas ng kursong pagsasanay para kumita ng dagdag na pera. Samantalang ang pagiging tutor dito ay gantimpala lamang ng 100 coin sa loob ng 10,000 taon, ang pagbubukas ng kursong pagsasanay, kahit na masama ang negosyo, ay maaaring kumita ng daan-daan o libu-libong coin sa loob ng 10,000 taon, habang ang mga tindahang iyon na napakalaki ay maaaring kumita ng higit sa 100,000 coin sa loob ng 10,000 taon, pigilan ito. Nag-iisip ang Dean na iyon ng ilang minuto at sinabing, "Hindi na kailangang pigilan ito." Bakit? Ang mga taong ito, na maaaring kumita ng pera, ay nakasalalay din sa kanilang sariling mga kakayahan. Kung mapipigilan, ang Immortal Academy ay tiyak na babalik sa mga lumang araw, kung saan ang lahat ay nag-aral ng mag-isa, nakamamatay, at walang sinuman ang magbahagi ng kanilang sariling mga karanasan, na hindi ang pinakamahusay na paraan upang linangin ang talento. Ngayon, para sa kapakanan ng kita, ang ilang mga tao ay susubukan ang kanilang makakaya upang gabayan ang mga handang gumastos ng pera, at sa napakaraming instructor at mahuhusay na estudyante na nakikipagkompetensya sa isa't isa, ang mga hindi gaanong kwalipikado ay benepisyo, habang kakailanganin lang nilang magbayad ng ilang immortal na barya, kaya bakit hindi? Noong nakaraan, kung walang motibo ng tubo, ang ilang mga tagapayo ay hindi lilito kahit isang beses sa libu-libong taon, lalo na sa paggabay sa ilang mga mag-aaral, lalo na sa air-tearing kagawaran. Ngayon, gayunpaman, ito ay naiiba, at ang mga tagapayo ay madalas na lumilitaw, hindi ba mas mabuti iyon? Ito. Let's just do it. Let's go with the flow, gusto ko rin makita kung sino ang matatawa sa mga taong ito na nagpapatakbo ng mentoring classes at training courses at naging final winner. Ha ha ha. Interesting, interesting. Sige, makinig ka sa Dean, hindi makikialam ang akademya sa anumang paraan. 2,100 na po. Bumalik sila sa isang lambak sa lugar ng Shire Divine Blade. Lowy. Akuya ikaw pala. Oh. Lowy, kumusta ito sa nakalipas na daang taon? Kuya, bakit ang tagal mong nawala? Oh, okay. Kuya, tingnan mo ngayon, may mga djinn na gaya sa mga guidance class mo sa buong lugar. No harm, I'll make a comeback. This time I came to find you. It's to invite you to work with me, I'm short of manpower. Liao, are you willing? Kuya, thank you for looking up me, I certainly do. Kuya, ilang lalaki pa ba ang kailangan mo? 3 o 4 sila. Kuya, naalala mo ba, Shannon? Tandaan mo, ang kaibigan mo, aba, gusto rin niya akong ligawan. Pupuntahan ko siya. Hindi nagtagal, lumabas na rin si Shannon. Shannon ay nagbibigay galang kay Kuya. Yumuko si Shannon kay Lance.
Haha, hindi na kailangang maging magalang. Kuya, narinig ko lang kay Lowy na willing akong makatrabaho si Kuya. Good, that's good. May ilang tao pa rin ang nawawala, pero sa kasamaang palad, wala na akong kakilala. Nagsalubong ang mga kilay ni Lance. Sinabi ni Shannon, Kuya, maaari mong imbitahan si Mabel. Ha? Mabel. Iyan ba ang babae sa tribo ng baka? Oo. Nasaan siya? Nasa lumang kuweba pa si Mabel ah, kukunin ko na siya. Hindi nagtagal ay tinawag ulit si Mabel. Brother Lance. Tuwang-tuwa na tumingin si Mabel kay Lance. Mabel, long time no see. Tumingin si Lance sa batang babae na may pares ng mga sungay sa itaas at ngumiti. Brother Lance, saan ka nagpunta nitong nakaraang milyong taon na miss kita? Haha, Mabel, ang shared divine blade ay hindi masamang ginagawa, tama ba? Not bad. If I have big brother to guide me, I'll practice better. I heard from Shannon na gusto mo ring magbukas ng training shop. Mabel is willing to help you do it. Mabuti. Sa sandaling ito, isang magandang babae sa di kalayuan ang biglang tumingin. Ah, si Lance pala. Agad na lumipad ang magandang babaeng iyon at tuwang-tuwa na sumigaw, Lance. Tumangala si Lance at nakitang pinsan iyon ni Horace. Miss Mia, hindi ko akalain na napakaganda pa rin pala ni Miss Mia after a million years. Oh, it's good to see you. Ngumiti si Mia na may pananibig sa loob, ngunit pinigilan ang sarili, hindi naglakas loob na kumilos din sa ganoong paraan, sa katunayan, madalas na naiisip ni Mia si Lance. Pinsan, fuel. May lalaking lumapit kay Mia. Tumingin si Lance, hindi ba ito si Horace? Si Ho Hyang. Tungkol saan ito? Sinabi ni Shannon, kapatid, dati ay hinabol ni Mia si Horace, hindi siya gusto ni Horace, nagustuhan niya ang kuinay na iyon. Gayunpaman, mula noong natalo mo si Horace noong nakaraan, nagbago ang sitwasyon, hindi na si Mia tinatawag siyang Kuya Hawksyang, pinsan niya, gustong makasama ni Horace si Mia, hindi na siya gusto ni Mia, ngayon ay baliktad na. Umiling si Horace, none of your business. Sinabi ni Lance, hindi ko talaga bagay iyon. Tumingin si Mia kay Lance na may nagbabagang mga mata, at nang mapansin ni Lance, nagtanong siya, Mia, bakit ka ganyan makatingin sa akin? May bulaklak ba ako sa mukha? Ah, ako. Biglang napahiya si Mia. Sabi ni Shannon, Kuya, hindi naman pwedeng may gusto sa'yo si Mia ngayon diba? Shocky. Roar? No way? How could my cousin like you? Sa sandaling iyon, naglakas loob si Mia at sinabing, Lance, sa palagay ko ay baka gusto talaga kita, hayaan mo akong maging girlfriend mo, okay? Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng ipagawa mo sa akin. At saka, puro pa naman ako. Hindi nakaimik si Lance, biglang umamin sa kanya si Mia, sa tabi niya ay pangit ang ekspresyon ni Horace sa sandaling ito. Mia, ikaw. Sorry, pinsan, pero sundan mo si Sojo? Hindi ko alam kung bakit, pero since a million years ago, ako, sobrang iniisip ko siya, and I'm pretty sure now that I really might tulad niya. Hindi. Malungkot na sumigaw si Horace. Noon lang, abala si Shannon sa pagsasabing, Kuya, nandito si Quinay. Tumingin ang mga mata ni Lance, at sigurado, isang babaeng nakaberdeng damit ang lumipad mula sa malayo, ito ay si Quinay, ngunit isang beses lang siya nakatagpo ni Lance, isang beses lang siya inutusan. Si Quinay ay walang katulad na nasa sabik na makita si Lance, ganap na hindi pinapansin ang lahat sa paligid ng Lance. Lance, ikaw ba talaga? Sue! Hoy, Quinay ba? Huwag mo akong tignan ng excited na tingin, natatakot ako, minsan lang kita na mentor once a million years ago, wala namang friendship diba? Lance, wala akong pakialam. Wala kang pakialam ano? Wala akong pakialam kung ano ang tingin ng mga tao sa akin, wala akong pakialam kung wala tayong relasyon, ang alam ko lang, marami akong iniisip tungkol sa iyo nitong mga nakaraang milyong taon, pinahirapan mo ako. At sigurado akong nine love ako sa iyo sa unang tingin. Sue! Napatingin si Lance sa Mia na katabi niya. Medyo napahiya ang Mia na iyon.
Si Mia ay abala sa panlulumo, Quinay, bakit ka natututo sa akin? Noon lang nakita ni Quinay ang Mia sa tabi niya, at si Horace. Ah, nandito rin pala kayo. Walang kapantay na napahiya si Quinay, bakit nandito ka rin? Ibig mong sabihin katulad mo ako. Anong ibig mong sabihin? Diba, ikaw din. Oo, katatapos ko lang makipag-usap kay Lance pagkatapos ng sinabi mo. Gusto mo rin siya? Oo, pwede ba na magustuhan mo siya? Ito. Nahihiya si Sukiyaki, at syempre si Mia. Ang pinakamasakit sa ngayon ay si Shihoyang. Noon, ang Quinay na kanyang hinahabol ng husto, tumakbo palabas upang magtapat sa sikat ng araw, natatakot na si Lance ay mawala muli ng ganoon, ang kanyang pinsan na si Mia, na siya ay nagsusumikap ng husto ngayon, tumakbo rin palabas upang magtapat sa sikat ng araw, na nagpapakita kung gaano nila kagusto ang dalawa kay Lance. Gustong mamatay ni Horace. Lumabas silang dalawa upang ipagtapat ang kanilang pagmamahal sa isa't isa, at ang pinsan ni Lance, si Mia, ay lumabas sa sikat ng araw. Si Johnny, na nasa tabi ni Hannah, ay nagsabi, Hannah, pagbigyan mo na, si Lance ay masyadong magaling, tingnan mo, kung gaano kar aming mga babae ang nagkagusto sa kanya, at lahat sila ay nasa antas ng nakamamanghang kagandahan, ikaw ah, mas mahusay na maghanap isang taong nagmamahal sa iyo, tulad ko. Sinabi ni Howard, oo, bakit ibinitin ang iyong sarili sa isang puno? Magwala ka, hindi ako susuko kay Lance kahit na marami pang koga sa pag-ibig. Napabuntong hininga si Howard, itong si Lance ba ay isang monghe sa kanyang nakaraang buhay, bakit napakaraming dilag na katulad niya sa buhay na ito? Nagtanong ang matabang lalaki, may kaugnayan ba ang pagiging monghe sa nakaraang buhay at ang pagkagusto ng maraming magagandang babae sa buhay na ito? Kapag sinabi kong may connection, may connection. Si Lance ngayon ay medyo hindi nakaimik sa harap ng dalawang nagliliyab na mga mata na dilag. Sumigaw si Lance, mataba. Brother Lance, anong order mo? Meron bang sulfuric acid, dalhin mo sa akin. Ah, ano ang sulfuric acid? Ang pag-splash nito sa iyong mukha ay makakasira nito. Ah, Lance, anong gusto mo? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.